Okay, ito 100 ha. Uwi ka na. Alam mo bang bawal sa bata yung gumagala yung ganitong oras ng gabi? Sige na, uwi na. Sir. Sir Rigor. Sir, masama ho ba yung loob niyo sa akin? Parang kanina niyo pa ho ako iniiwasan at hindi pinapansin. Tsaka sana ho sa susunod, huwag kayo magpahiya ng tao sa harap ng anak nila. Ano naman ang gusto mo? Lambingin ko? Ang bastos na nga, lasinggero pa. Ang akala niya sa akin kanina, malambot ako. Eh, ito. Ang tigas-tigas nito, oh. Ano, ang sinasabi lang naman ni Glenn, dapat hinay-hinay lang tayo. Paano tayo re-respetuhin ang mga tao kung binabargas natin sila? Eh, yung mga ganong klaseng tao eh, matakot sa ating mga pulis. Ganun ba, sir? Hindi ba mas maganda kung iginagalang tayo kaysa sa kinakatakutan tayo? Kayong dalawa, pinagtutulungan niyo ako, ha? Ah! Okay na ba kayo ulit? Ulit? Eh, okay naman mo talaga kami ni Sir Jerome, eh. O Glenn, maang-maangang ka pa, eh. Iba yung sinasabi ko. Pero sa ganitong mga bagay, nagkakasundo kami ni Glenn. I didn't have much work today, so... Ikaw, Dad, you didn't have work? Your dad is on leave from his work. That's why I'm taking over the business while he's recuperating from his minor injuries. Good thing he didn't break his bones, or else we have to cut his leg off, and then he'll be called Tommy the One-Legged. Susunod pala ako tomorrow sa charity work after school. Yes! I'm so happy to join. Joaquin, sama ka na rin. Yeah. I was busy today, Ma, so most probably busy ako tomorrow. Why? Charity work na naman, Verna. Yes. Merong whole day seminar on livelihood para sa mga residente ng drug rehab na sinusuportahan ko. And I also plan to contribute to the farm that they are intending to build. A farm? Yes, Papa. Ano siya? Livestock, poultry, crops. Para dun sa mga nagbabagong buhay na pasyente. Para hindi na sila bumalik sa drugs. Sita. You know what, Papa? I was also thinking, what if yung Papa Tom's na lang ang bumili ng lote para sa kanila? What do you think? Sita, could you bless the ride, please? Ako na, Sita. Please. Siwente. Thank you. So, you're donating a farm? Yes, Papa. That's a very good idea. I know, right? Sigurado ka? Eh, kayo ho na eh. Baka ho nakita nyo. Hindi po. Sige ho, mabuti pa ho. Iuwi nyo na yung mga anak nyo. Kasi gabing-gabi na, nasa lansangan pa. Ingat ho. Ano ma'am? Sige po, ingat kayo. Talaga. Hey sir, wala ba kayo napansin na umaali-aligid ng mga tao kay Colonel Delmar bago sa barilyo? Wala po sir eh. Riding in tandem o sasakyan na dumaan? Wala ako talaga sir. Salamat. Nakalagay
nakalagay naman po dyan, HRM po ako. Tanggapin nyo na po ako. Marunong po ako mag-serve sa mga customers. Hindi po kayo mapapahiya. Sir. Uy. Pag-sahod ako eh. Hindi naman, puro karinderya lang. Spaghetti. Ay, toto, spaghetti! One spaghetti, sir? Sige, isang... 275. Ba't ang mahal? Hindi talaga, Iha. Mahirap kumuha ng part-time. Mamaya magkapaalam ka. Exam nyo, kaya may activity cases kailangan. Wala pa kayo nung may rice? Pilipino food po namin, special humba. Si special humba? Mukhang masarap yan, ah. Asan ba yun? Humba. Ay, toto, humba! Sige, isa song... Ba't pa 375? Ba't ang mahal, ha? Isang linggo ko na yun, eh. Sir, order po ba talaga kayo? Sandali. Ano na lang? Isang tubig. Pa-advance, ha? Asa toothpick? Yes, sir. Sige na naman, ho. Tangkapin nyo na, ho. Ako kailangan ko lang ho talaga ng pera, eh. Iha, negosyo itong restaurant namin, hindi NGO. Sorry talaga. Okay ka lang? Hinihingi ka po. Okay, ano gagawin ko? Ano sumikip? Okay ka lang? Nagkakuti pa. Hinga. Nin? Nagsin? Alex. Okay ka? Maraming salamat, Maribel. Alam mo pangalan ko? Did you know? Nakasulat doon. Ah, oo. basta okay ka na, ha? Okay na. Hinga, okay? Mauna na ako sa'yo, Benjamin, ha? Benjamin? Oo. Sa ID mo. Hindi, Ben na lang. For short. Sige, Marie na lang ako. Yung nice name. Sige, mauna na ako, ha? Mauna ka na? Bye. Sige. Ingat ka, Marie. Oh, ito. Pampakalma. Uy, thank you. Pero, I'm okay. Talaga? Ako ang kailangan ng pampakalma. Bakit? Eh kasi naman, Vera. Kanina, alam mo, ibang-iba ka. Ako ang kinakabahan para sa'yo. Nagpapalpitate na ako. Palagay mo, hindi ko napansin yung ginawa mo kanina? Eh, inaasar mo si Tomas eh. Ano kaya kung bumili ka na lang ng mall para naman yung mga nagre-rehab, baka gusto nilang pumunta sa mall, magmo-malling sila. Alam mo, pwede yan. It's not a bad idea, Sita. Thank you. At saka yung ano kanina, may pabigay-bigay ka pa ng kanin dun sa papa mo. Alam mo, Sita, sa kabila ng galit ko kay papa, I really appreciated na ipinagtanggol niya ako kay Tomas. Kasi inupakan niya si Tomas, ganon. Eh, paano kung rumesbak ng upak si Tomas? Tomas is capable of many things, pero hindi niya magagawa yun kay papa. Eh, dati yun! Promo ko ng bagong chemist. Yung kayang copyhin ang formulation ng white magic. Hindi kailangan eksakto. Ayoko lang mahinto ang supply natin sa lahat ng distributors. Kailangan ko yan, ASAP. Alam mo, ang adik, kapag ka tinamaan na, demonyo na utak! Ano ka ba? Sorry po, sir. Ano
Hoy, Benny, matulog ka na. Benny! Shhh! Huy! Hey, Chief. Anong nangyari sa'yo? Nagdadrugs ka na ba? Hindi ah. Hindi ko nagaganon ah. Chief, magtatamang sana ako eh. Ano yun? Naniniwala ka ba sa destiny? Anong destiny? Hindi destiny. Tadhana. Kasi parang nakilala ko na yung ka-registering ko eh. Ano registering? Alam mo, hindi ka kasi nanonood ng TV. Registering, soulmate ko. Nakilala ko na. Ah. Eh, sino naman yan? Eh, kasi kanina eh. Punta ako sa mall, tapos nakabunggoan akong babae. Oh, tapos? Eh, di yun. Nagpakilala kami sa isa't isa. Tao ba yan? Malamang. Nainin nga eh. Oo. Oh, pinansin ka? Oo, oh, binigay nga yung pangalan sa akin eh. Oh, tapos ano nangyari? Bigla siya nawala sa paningin ko eh. Eh, wala na yan. Sandali lang, Chief. Di pa tapos yung kwento ko. Eh, ano pa? Nawala siya bigla, pero alam ko kasi siya nag-aaral. Estudyante? Anong grade? Grabe ka naman. Legal na, college na. O tapos, anong gagawin mo ngayon? Pupunta ako sa school niya. So, o, di magiging stalker ka niyan. Mamaya pagkamala ko pang manyak niyan eh. Hindi ko na masusundan na. Abangan ko lang. Samahan mo kaya ko. Kala ko ba ikaw yung liligaw? Oo nga. Wala na yan. Bakit naman wala na? Eh, destiny nga eh. Eh di kung talaga kayo para sa isa't isa, magkikita at magkikita kayo. Di ba registering niya? Tulog mo na yan. Nag-iinip ka lang eh. Manche, panira ka ng trip eh. Yok. O bukas, mag-iikpit na daw yung barangay, sabi ni Lola. Kaya hindi na kayo po pwede maglabas sa kalye paggabi. Kuya Cardo, bakit po kinukulong yung mga magulang ng mga bata na gumagala? Sa inyo, responsibilidad ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kaya pag may nangyaring masama sa mga bata, ang mga magulang ang dapat sisihin. Ha? Hindi po nila naalaga ng mga anak nila? Parang gano'n na nga nyo. Ay, naku! Sino po mag-aalaga sa mga bata kung nakakulong po mga nanay nila? Hindi naman sila ikukulong agad nyo. So una, saka sa pangalawa, kausapin muna sila sa kapagsasabihan. Sa pangatlo, magbabayad sila ng penalty. Yung pang-apat, doon sila mapaparusahan. Kaya kayong dalawa ni Kuya Makmak mo, huwag matigas ang ulo. Lagi kayong makikinig sa amin. Kakaintindihan ba tayo? Opo. Sige na, matulog na. Alam niyo po, Kuya Cardo, kami ni Kuya Makmak, kaswerte po namin sa inyo. Bakit naman? Kasi po, inaalagaan niyo po kami. Tsaka hindi niyo po kami pinapabayaan. Kasi, Nyok, mahal namin kayo ni Kuya Makmak mo. Dad, baka ma-infect kasi yung sugat niya eh. Anak, your dad is stronger than you think. He has to rest too. He's human. Alam mo naman kung gaano ka-workaholic ang daddy mo, di ba? Kahit pinagbawalan na siya ni Papa na magtrabaho, I'm sure he's still checking on his something in his office. Mom, may problema ba kayo ni Dad? Wala naman, anak. It's just your father's work. Nagsiselos ka na naman sa work niya. Mom, di ba he's busy working for our family? You always tell that to me before. And di ba I promise you na kapag ako na yung nagmamanage ng business, I'll make sure na hindi na siya pupunta sa office niya so that he can devote all of his time to you, Mom. Huwag ka na magselos, Mom, sa work ni Daddy. I think Dad wants you to handle the business again. He just did. Siguro, naisip din ng daddy mo na ito'y para sa kay pabuti niya.
at ng buong pamilya. So what are you planning to do with the drug business? Mainip pa naman sa PNP ang mga drug syndicate ngayon. I know you won't let me down, Joaquin. Yan ang kaibahan namin ng daddy mo. I trust you. I know. And thank you for that, Lolo. I just want you to know that it's not only the CIDG who's running after these drug syndicates. I know. Kaya marami tayong iba-ibang assets sa iba-ibang unit ng PNP. So we could go on with our business or even expand it. Tanhan! Sir. It's a sad day today, sir, for all of us. Yes, Bora. Senior Superintendent Apollo Del Mar's death is a loss to the PNP. Isa siya sa mga hinahangaan ng lahat. Even I, as Chief PNP, look up to him. He was greatly respected, officers. Yes. In fact, bago siya napatay, he was to have a talk regarding a carnapping syndicate that he's been following for years. Hanggang sa huli, gusto niya mapigilan ang kriminalidad sa bansa. A true gentleman and an officer of the law na dapat tularan. Sa talaga, Hector, masyado nang bumubuntot ang Colonel Belmar na yan. Nilalang ko na ng mga death threats. Tuloy pa rin sa pag-ibistiga ng mga kidnapping cases. Nagpang-abot pa kami niyan sa atin. Nung pumanay, nakita ko na yung potensyal niya ni Apollo. May alam mo ba kayo sa kasong tolo? Wala. Eh, doon sa vicinity nila Glenn Corpus, kaibigan mo yon, di ba? Nangyari yung krimen. Sila ang may hawak ng kaso ngayon. Konting taon na lang mag-retire kasi. What a waste. Gusto na ang trabaho ko sa'yo? Nasaan ang bayad ko? Oo nga pala. Wala ka nang makailam sa background ng mga pinapatay mo. Dapat mag-aalagad sila ng batas, di ba? Habang nandito ka, kapag ginagawa natin ang lahat para masugpong yung mga kriminal na yan. Dahil tayong mga pulis, nagre-retire. Pero yung mga monking na yan, hindi. Iwan ko ang bayad ko dito sa may basurahan sa likod ng ulo. Salamat, ha. Pakisabi na lang sa kanila na magkita-kita kami sa barangay hall mamaya. Sige po, salamat po. Salamat din. Ah, sir. Lola Kap, bakit po? May problema po ba? Ang report ni Willie, ang dami daw batang nadampot sa karsada kagabi. Pero na-alerto noon daw mga magulang. Paano po yun? Di, yung mga magulang po ng mga bata, sisermonan nyo. Ah, hindi na. Kinausap na sila ng social worker. Oh, mga bata, alam niyo na kung anong mangyayari sa inyo pag naging pasaway kayo, ha? Mabait naman po ako kay Lola Flora.
At ako naman po, ang maninigurado na sumusunod si Onyok. Uy, dapat lang. Kasi pagka hindi kayo umabot sa curfew, ang mananagot kay Lola Cap, hindi kayo. Si Elmo, si Ate Yoli, lalo na si Chip. Naku, si Benny, umanermon. Eh, kung nga, numero uno kang pag-aalagala kung saan-saan dyan? Bakit? Bata pa ba ako? Matanda na ako, ah. Eh, matanda nga, pero is bata na. Baby face ako, pwede ako isip bata. Tsaka ganun talaga pag in love. In love? In love? In love kanino? Eh, wala po. Wala ka. Joke lang. Benny, kung ano rin sasabi mo, halika na mga bata, malilate na kayo. Paalam na kayo kay Lola. Yo, Parts. Balita ako kayo may hawak nung kaso na may pinatay na Kernel. Oh, Parts. Pinag-aaralan nga namin maigi. Kaso, ang hirap ng kasong to eh. Wala namang madaling kaso eh. Oo naman, alam ko naman yun. Parts, kung may oras ka, baka pwede naman dumaan ka dito. O sige, hadaan na lang ito dyan, Parts. Wala na tayong panahon. Sa susunod na araw na ang hearing ng kaso ko, kailangan mo na kumilos bago pa nila makumbinsi mag-testify ang kasabwat ko. Papatayin ko yung dati mong kakampi. No. Huwag mo na siya. Ang unahin mo yung si Major Plata na kukumbinsi sa kanyang magsalita. Hindi ako titigilan yan. Maghanap na maghanap siya ng ikababagsak ko. Madali lang to. Isang buwan ko na siya sinusundan. Isado ka ng mga galaw niya. Pards, kamusta? Kasi ako nung kaso, may lead na ba? Pards, pinag-aaralan namin maigi ang motibo ng pagkamatay ni Colonel Delmar. Kasi baka mamaya personal na kaaway. Pero sa pagkakaalam namin, tapat siya sa tungkulin niya. Ang daming medalya, tsaka ang dami niyang mga foundation na tinutulungan. Yun din ang pagkakakilala namin sa kanya, Pards. Dahil ang mga ganyang klaseng tao, yan ang maraming mga kaaway. Dahil binabanggaan niya mga tiwali sa gobyerno. Kung ganun, Pards, sobrang laking kaso nito. Tama ka, Pards.